Pangarap nating mga Pilipino basketball fans na mas malakas na Gilas Pilipinas ang ilalaban natin sa parating na FIBA World Cup, dahil World Cup na nga ito at dito pagaganapin sa Pilipinas. Kaya dapat lang pinakamalakas na lineup ang mabuo ng samahang basketball ng Pilipinas sa panahon na yon. Ayon sa pinakabagong report ng Tiebreaker Times, malaki ang tsansang si Jordan Clarkson ang gagawing naturalized player ng ating Gilas Pilipinas kung sakaling hindi ito makuha bilang local player sa ating kupunan. Ayon sa director ng SBP na si Sunny Barrios, naka-lineup na at on the table na sa lineup ng ating Gilas Pilipinas si Clarkson para sa 2023 FIBA World Cup. Sinabi pa ni Barrios na hindi din nawawala sa kanilang pinag-iisipan na kumuha din na mas malaking naturalized player para mas madami daw silang option kapag hindi available ang ibang naturalized player. Matatanda na si Anse Kwame, naturalized player din natin. At kung si Clarkson ang maging naturalized player, maring makasabay nito si Kai Soto sa World Cup na papanoorin ng buong mundo. Magandang exposure din ito sa iba pa nating magagaling na player tulad ni na Dwight Ramos, Carl Tamayo at iba pa. Malay natin, diba, may NBA team pa na magka-interest din sa kanila. Ayon pa sa report na sobrang pinag-iisipan nila sa ngayon kung sino ang naturalized player na dapat nilang kunin sa mga parating na tournament at sa World Cup. Kung sinong naturalized player ang magpipit sa sistema at magko-complement din sa galing ng mga local player ng ating bansa. Imagine coach staff tapos lineup sina Clarkson, Kai Soto, Dwight Ramos, Jason Castro at iba pa. Tapos mahabang preparation. Talagang sasabay sila sa mga malalakas na team sa FIBA at least magpahirap man lang sa mga malalakas na team tulad ng nagawa ng Gilas noong 2014 FIBA World Cup. Samantalang ating kababayan na si Kai Soto ay napasama sa lineup na maring maganda din ang ipinakita during sa kanilang private workout sa Orlando Magic. Sa post ng The Magic Report, nandoon nga sa lineup si Kai Soto na siguradong nakapaglaro sa isang scrimmage. Although ang pinaka-outstanding daw talaga sa lineup na naipose si Malik Osborne. Pero siguradong malaki ang naitulong ni Kai sa kanilang scrimmage. Dahil kung pagbabasihan sa pose, magkakampi sila sa lineup ng pre-draft training ng Orlando. Well, hindi natin alam ang mga nangyayari sa pre-draft dahil bawal nga itong ilabas. Siguro lalabas sa mga training video na ito after ng NBA draft. Sa ngayon, wala pang masyadong balita sa ating pambato na si Kai Soto na nagpapagaling ngayon at nagpapahinga sa natamon itong injury. Sana makarecover agad. Sin lang mga ka-PM, isang napakabilis na update lang sa mundo ng basketball. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.